Maraming negosyo ang nalugi at nagsara dahil sa pandemya, pero tuloy lang ang buhay lalo ngayong magpapasko. Pinatunayan niya ng isang may-ari ng catering business na nalugi, pero nagsikap muli para makabawi. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Benjo Gutierrez. Sa haba ng community quarantines, nakulong din ang pagpapaikot ng pera ng mga negosyo. May mga nalugi, pero meron ding mga nakabangon. Usisain natin ang istorya ng nakilala ko. Si Ma'am Herbie, na owner ng Budel Bilao, na nagkaroon agad ng 6 na branches neto lang pandemya. Sinimulan daw nila ito bilang delivery business noong ECQ. Nilagay namin siya sa Bilao para ma-serve siya, kumbaga ma-deliver sa mga kanya-kanya mga lugar na umu-order ng mga customer. So lahat nandun na, may kanin, variety ng ulam. Si husband, nagkaroon siya ng idea na gawing mas mahaba. Yun nga yung Budel Tray. So mas maganda yon, mas lalong pumatok sa masa. Pero op, huwag ka munang magsana ol-tol kasi bago sila swertehin, grabing lugi ang inabot nila. So bago namin simulan itong Budel Bilao Food Hub, ang business talaga namin is catering. During pandemic, yung catering business bagsak talaga. ECQ, so pinagbawal ang mga events, catering. Hindi namin alam kung paano ang gagawin namin para makasurvive, especially yung mga employees namin. Malaki-laki din, million din yung nalugi, no? Dahil kung susumahin is parang nasa 3 million din yung refund namin. Nakwento nga ni Dennis kung paano siya naapektuhan ng pagkalugi ng catering services ng boss niya. Wala na rin akong pambayad doon sa upa. Mm-hmm. Tapos yung nag-stop din po yung ano, siyempre yung kita. Sa pagkain, nagkukulang din kami kasi wala na kaming kita. Matalino po kasi yung boss namin. Nakapag-isip po siya ng magandang ano, business. Tulad na ito yung Budel. Kaya nakasurvive kami. Isang linggo daw nilang plinano ang negosyo. Tapos rekta na agad. Sugal kumbaga. Pero ang laki ng kamig nila ngayon. Dahil ang kita nila... Mabawi. Siguro kung sasabihin natin na-triple pa yung kita. No? Early Christmas gift. Hindi namin ina-expect na talaga mabuboom itong Budel Bilao. Kasi in span of like 6 months, 6 na branch na kami. May payo nga si Ma'am Herbie sa mga may-ari ng negosyong alanganin sa kinabukasan ng negosyo nila. Sa kabila ng mga paghihirap sa buhay, huwag kang susuko. Habang may buhay, may pag-asa. Gaano man tayo nilugi ng buhay, nakotol, kapit lang, makakabangon din. Tuloy ang Pasko, basta may lakas ng loob sa araw-araw at higit sa lahat, pananalig sa Diyos. Benjo Gutierrez po, hatid ang mukha ng balita.